So, yun na nga mga kabubog. Magandang araw ano. Sa pagkakataong ito ay tuturuan ko kayo kung paano mandaya sa pamimili ng tanso. Joke lang mga kabubog. Tuturuan ko kayo kung paano tayo dinadaya ng mga namimili ng tanso. Ituturo ko rin sa inyo ang tamang pagbabasa ng kiluhan upang hindi tayo madaya kung namimili tayo ng tanso. Ang video ito ay para sa mga nagbebenta ng tanso, mahilig magbenta ng tanso, sa mga nag-iipon ng tanso, sa mga baguhan na namimili na nagbebenta ng tanso sa mga malalaking junk shop. Ano ba ang gamit nilang kiluhan? Tuturuan ko kayo upang hindi kayo madaya ng mga namimili ng tanso at hindi kayo madaya kapag ka nagbebenta kayo ng tanso. So bago ang lahat, magpapakilala muna tayo. Ito ang lingkod nyo si LL, ang istorya ng hinamak na magbubuti sa Laguna na nagsasabing kung tatapusin nyo ang aking video, bilangin nyo na ang pakinabang nyo, at kung hindi nyo naman tatapusin, bilangin nyo na ang sana'y pakinabang nyo. So yun na nga mga kabubog no. Meron tayong dalawang kiluhan dito no. Na ipinakilo rin sa atin. So itong isa ay silyado pa ano. So pinakilo lang yan mga kabubog dahil basag ang salamin no. So ngayon ay tetestingin natin kung tama. So 0.3 dito sa kabila sa bentihan, 0.3 din. So dadalhin natin sa electronic, sa digital, tingnan natin kung accurate. Tayo pakialis nga muna, dali, magte-testing lang ako. Pakialis nga muna. So tingnan natin kung tama. So 0.3 din. Iyon. So, yun na nga, no. So ngayon mga kabubog ay una tuturuan ko kayo paano magbasa ng kiluhan, no. Kapag ka ganitong kiluhan, no, kapag ka nagbebenta kayo. At mamaya ituturo ko rin sa inyo kung paano kayo dinadaya ng mga pinagbebentahan nyo, kung paano kayo dinadaya. Ano? Sa pagkakataong ito ay hindi natin, wala tayong kakalasin, no? Wala tayong i-adjust. So ituturo lang namin sa inyo kung paano kayo nadadaya o dinadaya ng mga pinagbibintahan nyo, no? So una muna, tuturuan ko muna kayo magbasa ng timbang. Halimbawa, nagtimbang kayo. Kapag ka 10 ang kiluhan, ayan, no? So, yung dalawang guhit niyan, mga kabubog ay, ang basa dyan ay 0.1. So, dalawa, apat ay 0.2. So, ganon. So, kaya ito, anim na guhit ay 0.3. No? So, ganon ang pagbasa dyan. Ganon ang sasabihin sa inyo ng mga pinagbibintahan nyo, no? Pagka naman bintihan, ang isang guhit niyan ay 0.1. No, bentihan kasi yan eh. So, ang dalawang guhit dito sa kabila ay 0.1. Ang isang guhit dito sa bentihan ay 0.1. So, ganun yan. Kaya nga minsan, pinagpapalit yan ng mukha. Kasi, yung isang guhit nito ay 0.1 dun. No, so pinagpapalit nila ng mukha yan para yung 20 na mukha ay maging sampuan. So kukunin nila yung mukha nitong sampuan, ipapalit nila dito sa bintihan para maging kalahati ang daya nila. Pagka naman gusto nila yung masyadong malambot yung mukha naman ito, ang kukunin para ipalit dito sa sampuan, no. So kapag ka gusto nila, kapag sila ang nagbebenta, kukunin nila yung, so ito nga mga kabubog, ano? Pasensya na, medyo nag-iingay yung ating mga aso dito, no? So nasa na nga ba tayo? Nakalimutan ko na tuloy pambi. So ito nga mga kabubog, ano? Kapag ka, kaya ulitin nga natin. So ito nga mga kabubog, ano? Bago natin ituloy ay shout out muna tayo. Shout out muna kay Sir Erwin, ano? Ka-junkers. Pasensya na, nalimutan nung nakaraan, no?
So, pakisuportahan natin ang ating kapatid sa Hanabuhay, Sir Erwin, ano, Pajankers. Salamat sa suporta, Sir Erwin. A few moments later. So, yun na nga, mga kabubog, ano, tuloy na nga natin, no. Kapag ka sila ang nagbebenta, pabor sa kanila kung yung mukha nito ay kinabit nila dito. Kasi, yung kanilang 10 kilo, pagka ginamit itong 20, ang 10 nun ay magiging 20 na kagad. Pero ang totoo, 10 pa lang yun. Kung kinuha nila ang mukha at ikinabit dito. Pagka naman itong mukha nito at ang ikinabit dito, ay 20 na yung totoong kilo, pero 10 pa lang yung lalabas. Kasi nga, yung mukha nito 10, ikinabit dito. So, ganun nila yung dinataya, ano? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano kayo dinataya ng mga pinagbebentahan nyo ng kwan. Mga pinagbebentahan nyo ng tanso, no? Paano nila dinataya, ano? Kung paano nila kayo dayain, ano? Paano nila kayo iligaw sa pagbabasa niya. Kaya nga, itinuruan ko muna kayo kung paano magbasa, ano? Kinakailangan marunong kayo magbasa. Ngayon, kung halimbawa, nagbenta kayo ng tanso, 3 guhit. Ang kilo halimbawa ng tanso ay 300. So, magkano yun? Yung, kwa na yun, yung 3 guhit na yun, o 0.3. 0.3 na lang, para hindi kayo malito, 0.3. Magkano yung 0.3 na yun sa 300 ang kilo? So, yun ay, kwan, 90. 90 yun, mga kabubog, no? Kung 0.1 naman, 2 guhit yan ay 0.1, yun ay 30 lang. Ganun din eh. No? Benta kayo, 3 guhit ay 90 yan. Kung 300 ang kilo. Kung 250 naman, yung 3 guhit ay 75. 25 ang isang guhit nun. No? So, sana nag-gets nyo, no? So, kailangan marunong tayong kwan. Marunong tayong mag-compute, no? Lagi nating itatanong kung magkano ang kilo. Ano? Mga kabubog, pagka nagbebenta kayo sa mga bakal, sa mga plastic, sa mga lata, hindi importante yung mga guhit-guhit na ganyan kasi may mga lalagyan yan, ano? Binabawas din yung lalagyan at may timbang din yung. Pero pagdating sa mga tanso, aluminium, mahalaga ang isang guhit, ano? Mahalaga ang isang guhit. Kaya huwag kayong papayag na kulang ng isang guhit yung inyong tanso, ano? Ngayon, ituturo ko naman sa inyo paano kayo dinadaya kapag nagbebenta kayo ng tanso. Paano kayo nadadaya, ano? Kayo ba ay mahilig mag-ipon ng tanso? Ipon ng pakaw-kaunti, ano? Yeah. Pag may nakitang tanso, ipon. Pag may binaklas na tanso, ipon. Paunti-unting ipon. So, paano nandadaya yung mga pinagbibintahan natin, paano nila tayo dinadaya, ano? Disclaimer lang, wala tayong pinatatamaan dito. Wala tayong pinagbibintangan dito. Bola lang yan. Wala tayong tinutukoy dito, ano? Pero ito ay base sa ating karanasan. Hindi rin natin ito ginagawa para turuan kayong mandaya o dahil ako'y nandadaya o dahil ako'y eksperto sa pandaraya, ano? Ito yung ginawa natin base sa ating personal na karanasan. Kasi mga kabubog, nung araw, nagsimula tayong pabenta-benta lang ng tanso, ano? Pabenta-benta lang ng tanso. Na kahit na 1 kilo, 2 kilo, ibebenta natin, ano? Yan kasi mga kabubog, sa pa-isa-isang kilo ng yan, dyan tayo nadadaya ng mga pinagbebentahan nating tansong ng tanso, no? Sa malalaking junk shop, ano? Na malapit sa atin, no? Ngayon, paano? Paano na tayo? So, yun na nga, mga kabubog, ano? Paano tayo dinadaya, no? Ng mga pinagbebentahan natin ng tanso, no? So, ipapakita ko na sa inyo kung paano tayo dinadaya, no? Dinadaya nila tayo sa pamamagitan ng pagbasa, no? Pagbasa ng kiluhan. Kaya nga, tinuruan ko kayo kanina kung paano magbasa ng kiluhan.
So halimbawa ganyan mga kabubog. Halimbawa ganyan, point 3. Oh. Pwede nilang sabihin niyan 1/4. Kasi nakita nyo, katapat ng 1/4. Pero bilangin nyo yung guhit. 0.3 na yan. Ano, di ba? Nawawalan kayo ng 0.05. O 5 gramo. O 5 kwan. So, ganun. Basta nababawasan kayo. 0.05 na nababawasan nyo. Ano? So, paano pa? Halimbawa, ganyan. Ayan, oh. Ayan. 0.15. Paano nila yan babasahin? Babasahin nila yan sa 0.1 lang. Kasi alanganin eh, 0.15 eh. Wala kasing ganun, mga kabubog. 0.15, 0.25, 0.35, 0.45. Walang ganun sa mga bintahan. Ano? Laging 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Laging ganun. Walang, hindi kayo makakapagbenta sa junk shop ng may ganun. Bihirang-bihira yung isasama yung ganun butal. Kung kayo namimili, talagang hindi sinasama yon. Kahit dito sa amin, hindi din talaga namin yon isinasama. Ano ang ginagawa namin para masabing hindi kayo minandadaya? Tatanggalin namin yung butal, ibabalik namin yung sa customer. I-exactuhin lang namin yung 0.1. So, yung butal na yon, iipunin uli ng customer. Pag napagsama-sama niya, marami yon. Magkano ba ang halaga nung 0.05 na yon? Kapag ka hindi mo ibinalik. Halimbawa, kung 300 ang kilo, ang halaga ng 0.05 na yon ay 15 pesos, mga kabubog. 15 pesos yon. Kaya kung hindi natin ibabalik yon, nakukuha na natin sila ng 15 pesos. O kung tayo, hindi natin kukunin yon, nakukuha na tayo ng 15 pesos. Paano kung araw-araw tayo nagbebenta ng may butal na ganun, malaki ang nawawala sa atin. Ano? Ngayon, pabor na pabor yon doon sa mga namimili kasi 15 pesos ng 15 pesos yung nakukuha nila kada customer sa maling pagbasa nila ng kiluhan. No. Kaya kayo, maningnigurado kayo na laging eksakto yung ibinebenta nyo. So, ganun yun, mga kabubog. Ngayon, kung kayo naman ang namimili, paano naman kayo hindi madadaya ng mga nagbebenta? Aba, ay di siguraduhin nyo naman na yung kanilang tanso ay siyempre walang reject. Ano? Minsan may halong kawad dyan. Telephone wire, halimbawa, kulay tanso. Mamagnitin nyo yan. Ano? Minsan pagka buhol-buhol, madalas may mga palaman niyang bakal. Ano? May mga palaman na bakal. Tapos minsan may terminal pa. Ayun. O, tulad nito, may terminal. Sino nagbenta nito? May terminal pa. O. Diba? Kinakailangan maging fair tayo sa lahat. Fair tayo sa nagbebenta, fair din tayo doon sa pinagbebentahan. Ano? Kung tayo nagbebenta, siguraduhin natin na malinis yung tanso natin. Walang terminal, walang halong bakal-bakal, walang kasamang palaman. At kung tayo naman ay namimili, siguraduhin natin na yung ating mga customer ay hindi naargabyado, no? Hindi natin nadadaya, no? Yun kasi ang susi ng tagumpay ng negosyong ito, ano? Pagiging tapat sa customer, ano? Kaya sana maging fair tayo sa lahat, no? Maging fair tayo sa nagbebenta, maging fair tayo sa ating pinagbebentahan, no? So yun lang mga kabubog, kung may comment kayo, mag-comment lang kayo. Magtanong kayo kung may tanong kayo, ano? Di tayo eksperto sa mantandaraya. Ito ay base lang sa ating karanasan, no? Dahil nung mga panahon ay lagi tayong nadadaya, ano? Lagi tayong nakikipagtalo. Minsan, halimbawa, kulang pa ng isang guhit. Kulang pa ng isang guhit. Ayan, 0.85. 0.8 lang yan. 0.95. 0.9 lang yan. Ganun. 0.75. 0.7 lang yan. Ganun sila magbasa. Laging wala yung butal. No. So, kung tayo magbebenta, eksaktuhin natin. Ano? Bawiin natin yung sobra kasi pag naipon natin yon, ay mahalaga yon. Ano? May halaga. Ano? So, ganun lang. So, sa mga susunod, tuturuan ko pa kayo ng aking mga kaalaman sa pandaraya. Joke lang.
kaalaman kung paano dinadaya. Ganun din sa palengke, no? Tuturo ko sa inyo kung paano tayo nadadaya sa palengke, no? So, abang-abang lang mga kabubog. Maraming salamat sa inyong matagay, matyagang pagsubaybay. Ito ang story ng hinamak na magbuti sa Laguna. Ang inyong kabubog, LL.